Kung si Senator Sherwin Gatchalian ang tatanungin, dapat ipagbawal sa mga estudyante ang paggamit ng cellphone tuwing oras ng klase. Ayon sa chairman ng Senate Committee on Basic Education, ito ang isa sa mga dahilan kaya't hirap mag-focus sa mga estudyante sa klase dahil mas gusto nilang updated sila sa mga kaganapan o kung ano ang trending sa social media. Kaya pinag-aaralan daw niya ang pagsulong sa panukalang cellphone ban sa klase. Pinag-aaralan ko yung posibilidad na i-band ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. No? Dahil isa rin sa mga observation, hindi lang dito sa atin, ha, but sa ibang bansa, na yung marami sa ating mga bata talagang nalululong na sa paggamit ng cellphone, even sa loob ng classroom. Mm-hmm. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. No? So pinag-aaralan ko ngayon na i-band na yung paggamit ng, sa mga bata lang, no? Paggamit ng cellphone sa loob ng classroom. Sabi niya, dapat ilalabas lang ng estudyante ang kanyang cellphone kapag oras na ng uwian. Ilalabas lang nila kung uwian na. Mm-hmm. Pero during time of school hours, iban na yon. Dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. Lalo na ngayon, ang social media very accessible. Yes. Na. Mm-hmm. Suportado naman ni Senator Robin Hood Padilla ang naturang panukala. Dapat lang. Kasi ganun din kami sa bahay. May mga pagkakataon na lalo na yung nanay nila. Si Mariel mukha lang mabait yun, pero stricto yun. Stricto yun. Bawal sa amin. Lunes hanggang Biyernes, bawal yung cellphone. Sabado lang sila nakakakita ng cellphone. Pero siyempre, Sabado, Linggo, ganyan. Pero yung culture yan. Yung sinasabi ng ating Einstein. Culture yan. Hindi dapat mawala yan. Pero dagdag ni Bino, maari ring paghaluin ang tradisyonal na libro at teknolohiya. Maaring ito raw ang paraan para maibalik kahit papaano ang interes ng mga bata na magbasa ng libro. Kasi panapanahon yan eh. Palagay ko, ang pinakamaganda dyan, hindi na natin maibabalik yan kasi kahit kami na mag-asawa, hirap na hirap kami dun sa mga anak namin. Lahat na ng magagandang libro, binili na namin. Talagang kung hindi ikaw ang magbabasa, hindi babasahin ng bata. Mm-hmm. Kasi ang kalaban mo, yan, laptop, tablet, mm-hmm. yan ang mga kalaban mo eh. Cellphone, pagka... Ang pinakamaganda niyan, matagal naman nang merong libro diyan sa yung pwede mong i-download diyan sa mga tablet. Sa kasalukuyan may nakabimbing panukalang batas na naglalayong mabigyan ng kanya-kanyang tablet ang mga mag-aaral. Siguro pag dumating ang panahon na maisa batas na rin na mabigyan ng tablet yung mga kasi ano yan eh, panukala yan eh, mabigyan yung mga estudyante. Ng tablet. Hindi ko nga alam kung nasaan na yung panukala na yan, dapat siya ma-approve na eh. Siguro yon ma-introduce natin sa mga bata na doon na nila makikita yung libro. Pero para yung physical na libro, ipagpilitan mo sa bata, ma'am, kami mismong mag-asawa. Hirap na hirap kami. Mm-hmm. Oo, kasi talagang iba ang panahon ngayon. Mm-hmm. Gadget ang kalaban natin, mm-hmm. gadget. Janis Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.